mahilig sila sa double marksman setup. When it comes sa late game, doon sila bumabawi. Kahapon nakita natin, laging tatlo na lang yung natitira sa kanila, pero dumedepende sila sa damage na maibibigay ni Shybel and Kira with that combination ng ating Farsa. Pero sa pagkakataong ito, ibang teams na yung kalaban nila, Origen Esports, paano nga nila gagampanan yung capability ng early stage of the game. Having that, Johed, kamunti ka na si paring Kira doon, Kuya Butters. Okay, so napakalaking advantage yun for the side of Origen. Bakit nga ba naging advantage yun? 100% nawala sa lane dito si Kira agad-agad, nawala yung flicker niya. So meaning, meron siyang mga minions na mamimiss. Yung XP niya dito, hindi sasabay sa XP ni Amethyst. At magkakaroon siya ng certain advantage na makuha yung level 4 agad. Pero that is going to be first blood on Louie. Ito yung sinasabi natin in terms of tanks. Hindi ganun katanky ang isang show kapag hindi siya na-itemize ng tama. Tama ka dyan, Kuya Butters. And right now, nakikita natin yung aggression na ipinapakita ng Origen Esports Monay together with Amethyst. Nakita nga natin, siguro na panood nila kahapon yung aggression din na ipinapakita ni Louie. The vision is coming from that tank. And right now, sabi nila dito, wag natin papwestohin. All throughout, makita natin, kayang-kaya nating i-burst this two types of hero ng ating Origen Esports, eh talagang kayang-kayang i-burst si paring Cho. At yun yung mahirap sa kanya. Kailangan niyang irespeto yung gagawin niyang pag-vision. And right now, Lazy Annihilators, pagkatapos nila ng rotation, pinipilit nilang mag-5-man. Talagang sinashotcall nila. And look at that, Nathan, kamunti ka na pumunta siya doon sa ating turtle, pero hindi na lang din muna dahil nakikita nila mahirap pabayaan ng isang Kimi, Kuya Butters. Mm-hmm. Level 4 na si Kira dito pero wala na siya Fairy Airstrike. Kawareta Kiver dito going in, trying to go for Flick pero hindi kakayanin. In terms of damage output, killing din kasi yung Ling at medyo malayo si Amethyst doon, so hindi nila makukuha yung kill dito kay Flick. And yung turtle actually goes to the side of Origen, kung di ako nagkakamali. Yes, tama ka dyan, Kuya Butters. So, ibig sabihin, nakikita natin Origen Esports, may sundot na medyo mayroon silang kalamangan sa ating gold. At sa pagkakataong ito, ito ay sinasabi natin, yung plating na nagawa ni paring Kimi, eh medyo malaking advantage para sa kanila, Nathan. Kasi kahapon, yun yung nakikita siguro ng Origen, kung papanoorin nila yung laban ng Lazy Annihilators. Lagi nagpa-5-man when it comes sa objective sa turtle. So, kinakapitalize ngayon ni paring Kimi na pag iniwan ng Nathan yung kanyang lane, automatic kinukuha niya yung plating dun sa may turret. And right now, pagdating sa ganun, magkakaroon na mas abante kumpara sa Nathan is yung Kimi. Mm-hmm. At saka kailangan din talaga ng Nathan dito is maging maingat sa kanyang mga pwestuhan. Hindi ito isang marksman na kaya mong i-trade sa duel. Kimi is one of those heroes na may innate range at may firepower talaga na tuloy-tuloy. Hindi siya explosive eh, kung iisipin mo, Tori. Pero kasi kapag ka bunabaril-baril ka na yan, nag-a-add up yan. At kapag ka nag-a-add up yan, dyan ka na magkakaroon ng problema kasi mapapansin mo na lang, ay teka, hindi pala ako nanalo doon sa laban na yon. Hindi pala ako yung nakapag-poke ng todo doon. Kahit sabihin na natin na Shybel, yung kanyang hero, napakaganda rin in terms of poking at napakataas ng damage output. Yes, tama ka dyan, Kuya Butters. And right now, mapapansin nga natin na wala pang masyadong kaganapan. Still, napakaingat ng ating both teams dito sa ating game number 1. At kung mapapansin natin yung dueling coming from that Esmeralda and Uranus, eh medyo abante si paring Esmeralda. Pero dito sa may bandang middle lane, apat na members na naman. Ganito yung sistema na gustong pairalin ng Lazy. Kaso nga lang, parang alam ng Origen Esports kung kailan mag-performance setup itong Lazy, Kuya Butters. Actually, nangyari na rin to dun sa mga games na nakasko kahapon with Origen na ang galing nila mag-control ng mga brush. Hindi sila basta-basta pumapasok. Pero actually, that is going to be a humble killer. Nandito na rin sila. Actually, finiveman din nila. Mismo yung turtle na yon. Pero sa mapapansin natin na andon from the bottom lane, eh lumipat si Toto para makarespo doon sa nangyaring clash on the middle lane. Pero ibinato dito si pare mong Toto pero hindi pa rin sapat. Look at that tankiness coming from that Uranus. Still, wala pa rin kasunod na casualty na magaganap dito sa side ng Lazy at Origen. At makikita nga natin yung bigayan at bitawan ng mga skill ng mga teams natin, ladies and gentlemen. Eh, kalkulado nila, Kuya Butters. At sa pagkakataong ito, pagdating sa mga ganong clash, yung mga shot call ng mga team captains, alam nila, magaling ha, pumapalag, kailangan
yung decision making nila medyo nag-iiba eh. Kasi malalaman mo yung kung nagfo-fall out ba yung kalaban mo o kaya ba natin ng ganito. Pero sa ganitong clash, hula ko nalalaman nila na kailangan nilang irespeto yung both teams. Alam mo, ang nakikita ko lang talaga dito, 100%, is yung idea or yung fact that Kimi went for the Ice Queen one first. Usually, nakikita mo yan, Genius Wand ang kinukuha niya. Pero this time around, dahil nga madami silang damage output na pwedeng pang clean up, okay na din kunin mo yung Ice Queen Wand una para magkaroon ng onting tulong in terms of slowing down people. Pero hindi papayag dito basta-basta ang Lazy Annihilators na hindi sila makabawi in terms of the kills. Kukuha din sila in the form of Amethyst. Si Louie, napakaganda ng sipa niya doon kasi hindi na nakapag-deal ng damage dito si Amethyst sa kanyang spammable na skills. So basically, Origen, they actually tried to win that pero with Kira and with a flick down, I think that is a good thing for them. But at the same time, dapat medyo mag-ingat din kayo into giving those skills din sa ibang members dito ng side ng Lazy Annihilators kasi na-offset din or kumbaga nababawi din nila yung kalamangan na nagawa mo. Tama ka naman dyan. At speaking of kalamangan, nasa Origen ngayon, yung lamang pa din, pero hindi sila pwede makampante, sabi nga ni Kuya Butters. Pero yung mga kills na maibibigay mga sa bawat team. Speaking of the kills, the Way of the Dragon coming from Louie. Ito na nga'y sinasabi natin na magandang pasok, magandang shot call. Pero ang target dito ay dalawang members sa side ng Origen. Now, 2-man down, 2-for-1 exchange ang nangyari. Mag-back out dito ang team Origen. At still, yung objective, may pagbawi agad yung Lazy. So, napakaganda ng mga trade na ginagawa dito. Kumbaga, yung suntukan gaming ng ginagawa ng Lazy, alam nila napapalag dito yung Origen Esports. Pero, speaking of Louie, kahapon nakita na namin yung maganda. I really commend yung mga sipa dito ni Louie. Automatic may follow-up coming from the Lazy. Alam mo, ang mapapansin mo pa dito, yung Lazy Annihilator, sinabi mo nga na ang galing nila kumambak, ang galing nila magbasa ng mapa. Eh kung papansinin mo doon yung galaw nila, iniwan na agad nila yung Roger kahit hindi pa tumutumba yung Turtle dahil alam naman nilang hindi na sila kailangan doon. Kasi number one, patay si Kuwareta Kiver, walang retry yung kalaban. Number two, yung mid lane turret, kailangan nilang bawasan unti-unti. And with the damage done, 1/4 HP na lang halos yung natitira dito sa turret sa may mid lane. So ibig sabihin yan, it's really just going to be... It's really just going to be a matter of time till that goes down. Kapag ka nakuha nila yan, magbubukas na yung jungle ng kalaban pero may laban na magaganap dito. Uranus actually going down first. Let us see Louie, tinatry niya yung sumipa pero wala na siyang sipa, ladies and gentlemen. And Louie just gets away. Flick on the other hand, iniisip niya pang bumalik sana pero with the recall up, tingin ko hindi nila itutuloy yan. Kailangan na lang nila mag-push ng turrets dito for the side of Origen. Kung papansinin mo, hindi na rin nila pipilit eh. Hindi rin sila yung team na naghahabol basta-basta. Disiplina pa rin ang kailangan pairalin dito. Tama ka dyan, Kuya Butters. At mapapansin nga natin kanina na maganda yung combo na pinapakita ni Kira together with Toto. Pero sa pagkakataon, kakaroon naman ng clash. Binato si paring Kira. Hindi sila umalis doon. At sila on target ng team Origen. Amethyst, look at that. Kamuntikan pa nga. Yung burst damage coming from Eudora, yun yung tumutunaw kay Toto at hindi siya nakakapwesto. Nakakapwesto siya ng umpisa. Kasi pag nakita niyo Eudora, may cooldown na yung skills. Automatic nandun yung Kimi. And there you go, Toto. Natatakot na nga siya, ngayon siya mag-front. And yung combination ng Farsa kanina, pagkatapos mag-front ni Toto, na andun si Kira. So ang targeting ngayon dito ni Monay, alisin mo yung Farsa, cancelin mo, kami nang bahala sa Amethyst dito. At pag yun ay nawala, automatic, any kind of damage, sasaluhan nila. Coming from the Ling and this Doc na Kiri, which is the Kimi 2-0, hindi pa rin siya nahahawakan. Mm-hmm. Ngayon, you would see that Louie is trying his best to get the kicks in. Actually, si Monay din, si Docman, napakaganda din ang pinapakita niya mga plays dito kasi napaka-integral nung idea na isisipain mo yung mga supports agad-agad, yung mga mages sa mid para talaga ma-takedown yung mga members dito at di na sila makapag-deal ng damage. Pero Flick, almost taking down the Ling at hindi magiging enough yung damage niya. Pero si Humble Killer nandito na, sinusubukan na talaga lumaban. Falling Star Moon, hindi niya kakayanin yung damage output. Masyado mataas talaga. And Shybel nabato sa may gitna. Pero meron pa rin Flicker at makakataka siya. And by the way, meron pa rin din siyang ultimate. So if ever man nawala siyang Flicker noon, talagang takas na takas ang Kuya Nathan nyo. The Lord is now up. First Lord of the game. 10 minutes in, mapupunta ata to sa Lazy Annihilators. Or kung may gagawin dito yung Ling, baka pwede pa nilang maagaw.
So, hindi yun na agaw and nakakuha ng objective ang ating Lazy Annihilators. Agaw! Ang ating Team Origen Esports, napakabilis ng pagbawi. And right now, nakita na natin doon, Origen Esports, dalawa yung napitas nila at nakuha pa yung Lord. Ibig sabihin talagang tama yung sinabi ni Kuya Butters. It's all about sacrifice natin. Akala nila maganda na yung position dito ng Lazy, pero nakita ni Paren Johit, nag-conceal siya doon. And then na-shot call niya na sinabi nga kaya pa nating umabot, at umabot nga sila, at hindi lang Lord na nakuha nila, dalawa yung members na napatumba nila. And right now, Origen Esports, sila ngayon na may control sa mapa. Kanina wala pa silang basag na tower sa side ng Lazy, pero ngayon mas biglang abante sa side ng Origen ng ating Laban, Kuya Butters. Mas malaki yung chance talaga dito ng side ng Origen na makuha yung Lord, dahil level 14 or level 13 noon si Kowareta Kiver, habang si Flick on at that certain point nasa level 13 lang. So nasa level 12 lang pala, hindi 13. So ibig sabihin, in terms of the retribution damage na kaya i-deal, mas maagang pwedeng pitikin ni Kowareta Kiver yung flicker niya at para ma-secure yung mismong Lord. So that was nice timing para dito sa may Ling, na kung mapapansin mo, nakakuha na sila ng dalawang kill, nakuha pa nila yung Lord, hindi pa sila nag-exert ng sobrang effort. Talagang panalong-panalo, Tori. Yes, panalong-panalo nga. And speaking of panalo, magkakaroon naman ng damage na wala ang isang member, Louis, gonna go down sa kamay ng Origen Esports. At ngayon, ang hindi makaalis sa mapa at ang nag-i-initiate ng teamfight ay ang Team Origen Esports. Nakikita natin kanina si Louis, gusto niyang pilitin yung mga pasok na ginagawa niya kanina. Sumipa siya all the way. Pero na alam na to ni Amethyst eh, yun ang kanyang inaabangan, si Paring Cho, kasi automatic hindi siya natatakot sumipa na andun si Farsa para mag-comeback sa ginagawang sipa ni Paring Louie and then Flick together. Pero hindi pa rin eh, sabi nila kabisado na namin, and look at that Monay. Once again, targeting niya dito ay si Paring Roger, pero hindi ata sapat yung kanilang damage. Now Toto, hindi masyado makunat, aalis at mag-flicker, pero naandun nga yung damage dito ni Paring Kimi, na niminsan hindi pa nila nagagalusan. Still unstoppable Origen Esports, kabisado na nila ngayon ang kanilang damage, Kuya Butters. Mas nagiging maganda yung laban para side ng Origen dito sa ating mid game, dahil almost every time nagagamit agad ni Kira yung kanyang ultimate na nasa labas pa lahat ng members ng Origen. Kumbaga wala pa tayo halos nakikita ditong feathered airstrike para sa team fight. It's more on the feathered airstrike para sa team sa pick off na pwede nilang gawin. Ang gagawin lang ni Kira dito, magbabato lang siya ng feathered airstrike kapag gusto niya mag-def. Merong isang pwedeng pitasin, pero hindi pa talaga na-utilize for a full-on team fight. So maybe kailangan nang baguhin ni Kira yung kanyang approach dito, kasi kailangan talaga yung damage output niya sa teamfight, at kailangan mahuli yung Origen dito dead on their tracks. Kasi for heroes like Humble Killer, yes, pwede nyo siya i-take down, kaso mas oonte yung lugar na pwede nyo pagtambayan sa isang laban kung may feather airstrike ang isang Farsa. So literally, resource management ang ginagawang laban dito ng dalawang team, and Origen is utilizing that resource management battle perfectly on their side, dahil hindi sila lumalaban basta-basta na may feathered airstrike dito yung side ng Lazy Annihilators. Grabe yung ano, grabe yung pagbibilang nila kung nagamit na yung feathered airstrike o hindi. Tama ka dyan, Kuya Butters. So speaking, yun na nga yung dapat alisin ng Team Origen. Pag wala ditong Feather Extra coming from the Farsa, alam nila kung saan sila ngayon pwepesto. Esmeralda, napakakunat niya na, kayang-kaya niya na nga mag-front dito sa kamay ng ating Farsa at saka ng Uranus. Pero sa pagkakataon ngayon, trying to split push si parang Uranus, pero nakikita nila na nag-lord ngayon, Lazy, nag-conceal, pero ni-reset lang Origen. They trying to get a hero lock. Pag ganitong sistema ang ginagawa ng Origen Esports, nagbabaka sakali sila nalalaban. Pero nakita ata ni Humble Killer na gustong pumesto dito ni Louie and that Jit Kondo para makatakas lang din. Ito yung sinasabi natin eh. Lazy, kung pipilit sila ng position, Kuya Butters, at sinipa na nga si Paring Ling, pero Tempest of Blade ang sagot para hindi matuloy yung pag-atake dito ni Louie, at siya pa nga yung napulado dito. 4v5 ang labanan. Mas lamang ngayon ang Origen, Kuya Butters.
Ayun, kung papansinin mo dito, Tori, wala na naman wala na namang feather airstrike for that fight. So mas magiging confident ngayon yung side ng Origen na i-take tong Lord. Number one, walang feather airstrike. Number two, wala si Louis. So ibig sabihin yung pick off potential na meron sila sa Ling ay nawawala at this very moment. Actually 5 seconds pa bago mabuhay siya ulit. And si Shybel ang main target dito nung Ling. Pero kina Esmeralda, and there you go. Nawala na naman si paring Toto. Hindi na natin nakikita yung pagiging tank ng isang Uranus dahil talagang pulado siya dito sa ating Kimi. What a Kimi user coming from the team Origen Esports. Ito nga ba ang sagot sa mga makukunat? Ang pagbabalik ng Kimi mong may racket. And there you go, Origen Esports. Kasama ang kanilang six-man on the bottom lane. This is an enhanced Lord. Ito na nga kaya ang game number one. Kailangan ma-defend ito ng Lazy. Meron naman silang Farsa. Kaso nga, napakaganda nung pasok dito nung ating Ling. Kumbaga alam niya. And especially, na andun pa rin si Amethyst yung threat ng burst damage coming from that Eudora. Eh talaga namang may kalalagyan anytime na makukombo niya. And still, di pa rin na nakuha doon ng ating Ling. Na ilagay na yung ating Feather Airstrike na ilatag na. At sa may bandang middle lane, Nathan pa ang nawala. This is it na ata, Kuya Butters. I think this is it as well. Andito na yung Lord, pumutulak na. Doon naman sa may kabilang side. Ladies and gentlemen, nandun na rin nagpo-push ang Origen. And here comes the final push. Feather Airstrike, binato, double man knock-up. Tingnan natin dito kung magkakaroon pa ng problema yung side ng Origen. At ito yung team tumutumba dito, yung mga members sa Lazy Annihilators. And Origen goes for the jugular, literal na death blow na agad ang ginawa nila. Game number one sa kanila mapupunta.